Hi guys! Hello, hello, hello! This is Mommy Levy. At ngayon, pag-uusapan natin ang pagkuha ng non-professional driver's license. Ito ang mga qualifications para magkaroon ka ng driver's license. For non-professional, you must be at least 17 years old. For professional, kailangan 18 years old. Must be physically and mentally fit to operate a motor vehicle. Must be literate in either Filipino, English, or local dialect. Must be a holder of a valid student permit. So, dapat hindi siya lumagpas ng isang taon yung student permit nyo. Kailangan hindi siya expired. Must be clean, neat, and presentable. Huwag kayong pupunta doon sa LTO pagkukuha na kayo ng driver's license ng naka-underskirt, sando lang, sport shorts, at naka-chinelas. Dahil kukuha na kayo ng picture at mag-e-exam kayo. So, you must wear a presentable clothes. Also, you must pass the written and practical driving examination. So, kahit nag-theoretical driving course na kayo at nag-exam kayo doon at nagkaroon kayo ng practical driving course at pumasa din kayo doon, pagdating sa LTO, kailangan nyo pa din kumuha ng written exam at ipasa ang practical exam. Ang mga requirements naman sa pagkuha ng driver's license ay, una, student permit. At least 1 month old to be valid. So, pag kumuha kayo ng student permit, hindi kayo kaagad makakapag-apply ng driver's license. You need to wait for at least 1 month and 1 day para pumunta sa LTO at mag-apply ng driver's license. You must fill out driver's license application form or ADL. Pwede nyo itong i-download sa LTO website, pero yung sa pinuntahan kong LTO, hindi rin nila tinanggap yung na-download ko. So, yung binigay nila sa customer service, ayun pa rin yung ginamit ko. Medical certificate, yung original and hard copy from the accredited medical center. So, valid yung kinuha nyo sa student permit na medical certificate, pwede nyo pa itong gamitin hanggang 2 buwan. So, valid siya until 2 months. So, kung kukuha kayo after a month, pwedeng-pwede nyong gamitin to para hindi na kayo magbabayad ng additional na medical certificate. You also need the practical driving course certificate. Ito yung bagong kailangan na requirements ng LTO na makukuha nyo lang sa mga accredited na driving school. Kung ikaw ay minor, kailangan meron kang naka-attach na consent from parents or your guardian kasama ang kanilang valid ID. At kailangan mo ding ipasa ang iyong written and practical examination sa LTO. Ano-ano ang mga procedures and steps sa pagkuha ng non-professional driver's license? Una, kumuha ng application form sa customer service or pwede mo ding itong i-download from LTO website. Yung sa akin, yung dinownload ko siya at pinilapan, hindi ko rin siya nagamit kasi mas gusto nila yung galing sa customer service na form. After nun, i-check nila yung mga dalamong requirements kung kumpleto. Pag kumpleto na yung requirements mo, bibigyan ka nila ng number. Pag meron ka ng number, tatawagin ka para manumpa. Bibigyan ka ng isang babasahin na parang panunumpa at kailangan mong basahin sa harapan ng LTO officer. Pagkatapos nun, kukuhanan ka na ng picture at signature, pati na yung biometric scan ng iyong mga kamay. Tapos, pupunta ka sa cashier at magbabayad para sa iyong written exam. Pag pumasa ka sa written exam, didiretso ka sa practical driving exam. So, kung wala kang dalang sasakyan o motor, pwede kang magrenta sa LTO. 150 pesos para sa motor at 250 pesos naman para sa four wheels.
Pag okay na yun, magte-test ka na ng practical exam. Yung sa akin, ang pinagawa ay dalawang ikot lang within the area. So, may mga demerit yun kung may mali ka sa pag-ikot. O kaya, di mo ginawa yung tamang procedure, yung pagsuot ng seatbelt, yung pagpapaandar kaagad nang hindi tinitingnan ng mga mirror. So, dapat din kinakausap mo yung iyong instructor kung naka-seatbelt na ba siya, kung okay na ba siya, or yung ayos ng pagkakaupo mo, ayos na ba, ganyan. So, ituturo naman yan sa inyong mga driving school na pinag-enrollan para pumasa ka sa iyong practical exam sa LTO. Pagpasado ka na, pupunta ka na sa cashier para magbayad ng iyong driver's license. Pagkatapos noon, pwede mo nang kunin ang iyong driver's license. Sa isang araw, kaya mong matapos ang pagkuha ng driver's license, lalo na kung dumating ka ng maaga. Ako ay umabot ng 2 to 3 hours sa pagkuha ng driver's license sa Binyan, Cabuyao, Laguna. Doon ako kumuha kasi doon kumuha yung kapatid ko at sinabi niya sa akin na mas konti ang tao at computerized na ang written exam. May mga LTO kasi na naka-written pa or manual pa yung exam nila at hindi pa computerized. So, hindi lahat pare-pareho. Plus, yung sa LTO Binyan, yung ikutan mo, hindi siya ganun kaluwag. Medyo sakto lang siya. Hi guys! This is Mami Levy! Pauwi na kami, pumasa ako! Success! Mayroon na on driver's license!